Madalas nating marinig ang kasabihang, "If you love someone, set them free." Ngunit iba ang paninindigan ni Daniel. Para sa kanya, kapag mahal mo, ipaglaban mo at huwag mo nang pakawalan. Ngunit hanggang kailan niya ipaglalaban ang taong ni Katiting ay walang pagtingin sa kanya. Isang ordinaryong gabi ngunit espesyal iyon para kay Daniel. Excited na siyang ipakita sa matalik na kaibigan ang sorpresa para dito. Mula sa ilang buwang pag-iipon ng pera, sa wakas ay nabili niya na rin ang tiket para sa isang concert ng isang sikat na banda na tiyak niyang ikatutuwa ni Ella. Naabutan niya ito sa bakuran at nagpapahangin. Nakasimangot ang dalaga at mukhang naseremonya na naman ang sariling ina. "Anong ginagawa mo dito? Gabi na." Punas sa kanya ng dalaga na noon ay nakasimangot pa rin. "May sorpresa ako sa iyo. Kaso mukhang bad mood ka. Naseremonan ka na naman siguro ni tita. Tama ba ako?" Paniniyak niya. "Sinabi mo pa. Nakakainis. Napakahigpit nila sa akin. Gusto ko lang naman pumunta sa perya dyan sa kabilang bayan. Ayaw kong puyagan." Bagyang napangiti si Daniel habang nakatitig sa dalaga. Kahit sang anggulo talaga, napakaganda ni Ella. Nakasimangot man o nakangiti. "Nag-aalala lang si tita sa'yo. Alam mo namang masyado ng delikadong panahon ngayon." Aniya, saka tumbi sa dalaga. "Hindi na ako bata, no? Para mag-alala pa sila. Tsaka kasama ko naman si Rita. Pagmamaktol pa rin ito." Nahumalukip-kip pa. "Teka, ano ba yung surprise mo? Ngumiti ka muna bago ko ipakita sa'yo." Ani Daniel. Araw-araw ay pinanabikan niya makita ang ngiti ng matalit na kaibigan. Tanggal lahat ng pagod niya sa buong araw ng pagtatrabaho sa kanilang kuprahan. "Ay sus! O sige na nga, ayan na oh." Napilitang umiti ang dalaga kahit napipilitan. Saka lang inilabas ni Daniel sa bulsa ang dalawang tiket para sa concert ng paboritong banda. Kaya talagang nanlaki ang mata ng dalaga. "Oh my gosh, totoo ba ito? Kailan mo ito binili? Mahal to ah." Gulat na tanong ni Ella. "Sabi ko naman sa'yo, mabibili ko yan. Ako pa?" Sa labis na tono ng dalaga ay napayakap ito sa kanya. Labis na ligaya naman ang nararamdaman ni Daniel sa nakikitang saya mula dito. Noon pa man ay nangako siya sa kaibigan. Nabibili niya ang tiket bilang regalo niya sa magiging birthday nito. Ang perang ginamit niya ay mula sa kinikita niya sa tuwing tumutulong siya sa kuprahan ng kanilang QN. "Ibig sabihin, pupunta tayo ng Maynila para manood?" Namimilog ang mata na tanong ng dalaga. "Oo, huwag ka na mag-alala sa magiging gastos natin. Ako nang bahala." "Wow, grabe. Excited na akong makatungtong ng Maynila. The best ka talaga, best friend. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo, Ella." Aniya sa sarili. "Alam mo, ang swerte na magiging girlfriend mo. Parang gusto kong mainggit." Natatawang sambit pa ni Ella. Ang totoo ay walang alam ang dalaga sa nararamdaman niya dahil wala siyang lakas ng loob na umamin dito. "Huwag ka muna magjijowa para lagi kong makalibre." Anito pa, hindi niya alam ang isasagot sa babae. Habang nangingiti, muli ay dinagana naman ang dibdib niya. "Bakit nangangiti ka lang? Siguro may girlfriend ka na, no?" "Wala, pero may nagugustuhan ako." Aniya, habang titig na titig sa dalaga na noon ay nangunot ang kilay. "Talaga? Sino? Kilala ko ba?" Sa ngayon, secret na muna pero bala ko na rin aminin sa kanya." "Ha? Ganon? Buti ka pa nahanap mo ng babaeng para sa'yo. Ako kasi, pangarap ko ang lalaking taga Maynila." Bigla ay napawi ang itin Daniel sa sinabing iyon ng dalaga. "Ha? Bakit taga Maynila?" "Gusto kong makapangasawa ng mayaman para makaalis na ako sa lugar na to." Pakiramdam niya ay hinihiwa ang puso niya sa sakit dahil sa narinig mula sa dalaga. Ngunit hindi niya ito masisisi dahil talagang payak lang ang buhay nila. Hindi naman lahat ng lalaking taga Maynila ay mayaman. Balita ko nga maraming maluloko doon. Mas gusto mo ba ng ganon?" Paalala niya sa dalaga. "Hindi naman totoo iyon, ikaw talaga. Masyado kang nagpapadala sa mga napapanood mo sa TV. Pero mas maganda pa rin na kilala mo ang lalaking makakatuluyan mo." Natawa si Ella sa sinabi niya. "Ano?
taga dito sa atin? Eh, sino naman? Siyempre mas gusto ko yung lalaking mag-aalis sa akin sa lugar na to at mag-aahon sa akin sa kahirapan. Sawang-sawa na kaya ako dito. Hindi kagad nakaimik si Daniel sa sinabi ng dalaga at pinagpawisan. Hindi pa man siya nagtatapat dito ay mukhang busted na siya. Maling mo naman, may mainlove sa akin mayaman at gwapo. O diba, ang saya-saya ng buhay ko. Anito saka humagikik. Ikaw pala itong nagpapaniwala sa mga napapanood mo sa TV. Eh walang ganun sa totoong buhay. Ano ka si Cinderella? Pwes manood ka na lang dahil mangyayari talaga iyon. Pagtitiyak ng dalaga. Nang gabing iyon ay hindi nakatulog si Daniel sa naging usapan nila ng dalaga. Lalaking taga Maynila, gwapo at mayaman ang pangarap ni Ella. Nang mapangasawa, ano naman ang laban niya sa ganong lalaki? Siya na tanging maliit na lupang sakaan lang ang pagmamayari at paminsan-minsan ay tumutulong sa tiyuhin niya sa maliit din itong kuprahan. Hindi rin siya nabigyan ng pagkakataon ng magulang na makapag-aral dahil sa kahirapan kaya malabong makahanap man lang siya ng trabaho at maibigay ang gusto na Ella. Hindi ba pwedeng gandang lalaki nilang ang maging labanan dito? Ano niya pa sa sarili? Dahil kung pagwapuhan lang ang pag-uusapan ay hindi magpapauli ang binata. Matangka din ito, dagdag pa ang magandang tikas ng katawan na laging batak sa may bigat na trabaho. Kaya naman hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na magugustuhan din ng dalaga sa oras na umamin siya dito. At balak niya itong gawin sa mismong karawan nito sa araw ng concert. Masayang masaya si Ella ng araw na iyon habang nakatanaw sa bintana ng bus na sinasakyan nila. Nasa gawing Maynila na sila para manood ng concert para itong bata habang nakangiting pinagmasdan ang maraming sasakyan. Grabe ang daming sasakyan at ang tataas ng building. Napapangiti na lang din si Daniel habang pinagmamasdan ang kaibigan na noon ay tuwang-tuwa. Pagkababa nila ay kumain muna sila sa isang sikat na fast food chain bilang bahagi ng selebrasyon nila sa karawan nito. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ani ni Daniel, saka inabot ang maliit na kay Ella na noon ay abot tenga ang ngiti sa labis ng tuwa. Wow, may pakik pa siya. Thank you, iba ka talaga best friend. Lagi mo na lang akong sinusupresa. Sambit ng dalaga. Sige na, mag-wish ka na. At hipan mo na ang kandila. Ang wish ko sana matagpuan ko na ang Prince Charming ko. Gusto ko iyong mayaman at gwapo. Muntik pa siyang masamit sa sinabing iyon ng dalaga. Saka napangiti ng hilaw. Okay, kain na tayo. Anito. Nang matapos silang kumain ay niyaya niya ang dalaga na mamasyal muna. Gusto niya maging espesyal ang araw na iyon na hindi nito makakalimutan. Nais niyang iparamdam na kaya niyang gawin ang lahat. Mapasaya lang ito. Na hindi na ito kailangan ng ibang lalaki para lang sumaya. Halos mabingi naman siya sa lakas ng hiyawan maging naela nang lumabas na ang sikat na banda na pinapangarap nitong makita noon pa man. Halos malamog na siya nito sa kakampas at sa kakakurot dahil sa labis ng kilig. Wow, ang pupugi nila, tilipan ni Ella. Parang hindi naman, mas pugi pa ako dyan oh. Pabulong pa niyang wika. Nang masandaling iyon ay hindi naman sa concert ang focus niya. Mataman niyang pinag-isipan kung paano nga ba aamin na sa dalaga sa tunay niyang nararamdaman. Kailangan niyang lakasan ng loob dahil kung hindi ngayon ay kailan pa. Baka maunahan pa siya ng iba kapag pinatagal pa niya. Thank you talaga Daniela. Sobrang saya ko talaga. Ito ang pinakamagandang birthday na naranasan ko. Ani ni Ella nang matapos ang concert. Nasa isang park sila para panoorin naman ang fireworks. Paano ba ako makakabawi ha? Naisip niyang ito ng magandang pagkakataon para aminin sa dalaga ang nararamdaman. Ngunit hindi niya alam kung paano uumpisahan. Dinadaga na naman ang dibdib niya. Wala yon, basta ikaw. Makita lang kitang masaya. Ayos na ako doon. Oh, ang sweet naman. Anito, na humilig pa sa kanyang balikat. Napakaswerte talaga ng babaeng mamahalin mo, no? Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Mag-uumpisa na sana siyang umamin sa dalaga nang muli itong magsalita. Mamimiss kita, best friend. Nag-angat ito ng tingin at napatitig sa kanya. Mamimiss ko talaga ang ganitong bonding natin.
Huwag kang mag-alala. Gagawin ulit natin ito sa susunod na birthday mo. Ngayon pa lang mag-iipon na ako. Ngumiti ng mapait ang dalaga, saka napailing-iling. Hindi na kailangan. Hindi ko kasi alam kung nasa atin pa ako pag dumating ulit ang araw na iyon. Napawi ang ngiti niya sa sinabi ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Nagpapaalam na kasi ako kina nanay na aalis na ako sa atin. Anito saka tumingin sa paligid. Gusto kong makipagsapalaran dito, Daniel. Tignan mo sila, kumpara sa atin. Napakalayo ng agwat nila. Gusto ko rin maranasan ang ganitong buhay. Ano bang sinasabi mo? Seryoso ka ba, Ella? Okay naman sa atin ah. Ano po bang hinahanap mong buhay? Nagugulang tanong niya sa dalaga. Yung ganito. Pag nasa atin ako, pakiramdam ko nasa unang panahon pa tayo. Masyadong makaluma. Gusto ko rin maranasan ang magtrabaho sa matataas na building at magkaroon ng mayamang mga kaibigan. Gusto kong sumubay sa mga uso. Pero hindi mo kabisado ang kalakaran dito sa Manila. Masyadong delikado. Paano kung makuha ka ng mga sindikato at pagkakitaan o kaya kunin ang lamang loob mo para ibenta? Huwag kang ang OA. Hindi na ako bata, no? Kaya kong sarili ko. Ano? Nagbibiro ko lang, diba? Napatitig siya sa dalaga. Kitang-kita niya ang determinasyon sa mamata nito. Kilalo siyang nanlumo. Buo na ang desisyon ko. Aalis na ako sa atin. Nakuyob niya ang kamao. Hindi niya matanggap ang naging desisyon ng kaibigan. Napakataas ng pangarap nito at sino naman siya para hadlangan nito. Pero paano ako? Paano na tayo, Ella? Wala sa sariling tanong niya habang malungkot na nakatitig dito. Ano bang ibig mong sabihin paano na tayo? Natatawang tanong ng kaibigan. Magkaibigan pa rin naman tayo ah, kahit malayo na ako. Ikaw lang ang nag-iisa kong mahal kita, Ella. Putol niya sa sasabihin pa nito. Mahal din naman kita, ikaw lang ang nag-iisa kong best friend. Hindi mo naiintindihan. Higit pa sa kaibigan ang pagtingin ko sa'yo, Ella. Mahal kita. Dandang napawi ang ngiti ni Ella. Napalitan iyon ng pagkalito. Anong sabi mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Seryoso ako. Bata pa lang tayo, minahal na kita. Naghihintay lang talaga ako ng tamang oras para aminin sa'yo. Kaya please, huwag ka nang umalis. Huwag mo akong iwan. Pero Daniel, hindi tayo parehas na nararamdaman. Magkaibigan tayo at hanggang doon lang iyon. Anito saka umiwas na ng tingin. Tila iyon bomba na sumabog sa pandinig ni Daniel ngunit pinilit niyang ngumiti. Inaasahan niyang isasagot iyon ng kaibigan. Ang mahalaga ay nasabi niya na dito ang totoo. Okay lang yon, hindi naman ako nagmamadali. Maghihintay ako, Ella. Hindi na umimik si Ella at napayuko na lang. Ilang sandali pa ay tahimik na nilang pinanood ang fireworks. Matapos noon ay bihira na magsalita ang dalaga. Nararamdaman niya ang pag-iwas nito hanggang sa makasakay na sila ng bus pa uwi ay hindi na ito gaano nagsasalita. Naisip niya na lang na dahil iyon sa pagod. Hindi niya na lang ito kinulit na isip niyang marahil ay labis talaga itong nabigla sa mga inamin niya. Ilang araw pang lumipas ay hindi niya muna ginulupa ang kaibigan. Hinayaan niya muna itong makapag-isip. Hanggang sa ginulat na lang siya isang araw nang mabalitang umalis na pala ito sa kanilang lugar. Ayon sa mga magulang nito ay wala nang nagawa mga ito. Nang magpumilit itong lumuwas kasama ng isa sa mga naging classmates ng babae. Kahit ang address nito ay hindi nito nagawang ipaalam. Labis na panghihinayang ang naramdaman niya. Sana pala ay muli niya itong kinausap, baka sakaling magbago pang isip nito. Ilang araw, linggo at buwan ang lumipas, tuluyan ang nalugmok sa kalungkutan si Daniel. Pakiramdam niya ay masisiraan na siya ng ulo sa labis na pag-iisip at pag-aalala para sa kaibigan. Umaasa pa rin siyang isang araw na babalik ito ngunit hindi iyon nangyari. Kinakabuo siya ng pasya. Hahanapin niya sa Maynila ang kaibigan para maibalik. Hayaan mo na nga si Ella, kilala mo naman iyon. Kapag ginusto niya, walang makakapigil. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Masyadong delikado ang Maynila para sa tulad niyang babae. Aniya, kaya niya ng sarili niya. Mga magulang nga niya walang nagawa, ikaw pa kaya? Inis pa rin wika ni Rita. Hindi ka agad siya nakakibo ngunit
hindi pa rin nababago ang isip niya. Desidido na siyang sundan ng babae. Ikaw naman kasi, ang daming-daming babae dito sa atin na pwede mong mahalin, bakit pinipilit mo pa ang sarili mo sa kanya? Napatitig siya sa dalaga. Noon pa man ay alam niya nang may gusto ito sa kanya, kaya ganoon na lang siguro ito kaapektado sa pag-alis niya. Hindi kanya mahal, alam mo iyon, kaya huwag mo nang ipilit pang sarili mo, singhal pa ni Rita sa kanya. Kaya ko nga ito ginagawa dahil mahal ko siya. Hindi ko kayang wala si Ella, malungkot niyang wika. Pero gagawin ko ang lahat para may balik siya dito. Ang tanong, paano mo siya hanapin? Diyos ko, hindi mo nga alam kung saang Maynila siya pumunta eh. Para ka lang naghahanap ng karayom sa gitna ng bukirin. Hirit pa rin ni Rita. Pagmahal mong isang tao, walang imposible. Hanapin ko siya kahit saan. Hanggat maari, susuyurin ko ang buong mundo para mahanap lang siya. Aniya, na punong-puno ng determinasyon. Kahit ngiyata sa kabilang buhay, handa ko siyang sundan. Nangingiti niyang wika. Sira ka talaga. Ganun mo ba talaga siya kamahal? Pero kasi, hindi ka naman niya mahal eh. May pait sa boses na tura nito sa kanya. Nakita pa niya ang luwang sumusungaw sa mga mata nito. Okay lang. Naniniwala kasi ako na kapag mahal mo ang isang tao, huwag mo nang pakawalan. Gagawin mong lahat kahit ang mga imposibleng bagay. Mapasaya lang siya. Lahat naman nakukuha sa tiga. Pero paano kung sa kabila ng lahat ng ginawa mo, hindi ka pa rin niya kayang mahalin? Ipipilit mo pa rin ba? Alalahanin mo, hindi ka tulad sa Ella na mga paninimong gulay o isang palay na kapag pinagtiyagaan mo balang araw, may aanihin ka. Ngunit talagang matindi ang paninindigan ni Daniel na balang araw ay mamahalin din siya ni Ella, na makikita ng dalaga ang lahat ng paghihirap niya para dito. Malika, para sa akin, lahat ng pagtiyaga ay may magandang ibubunga, at sa Ella, siya ang pinakapangarap ko na gusto kong abutin. Hindi na nagsalita pa si Rita na pabuntong hininga na lang ito. Tanda ng pagsuko sa pakipagtalo sa kanya. Ilang araw pang lumipas ay lumuwas na nga ng Maynila si Daniel. Bit-bit ang kaunting pera na nanggaling pa sa kanyang alkansya. Alam niyang hindi madali ang lahat dahil hindi niya naman alam kung saan hahanapin ang dalaga. Ngunit alam niya balang araw ay dadalin siya ng mapaa sa tunoy na kinaroroonan ni Ella. Naniniwala siyang ang pagmamahal niya kay Ella ang maghatid sa kanya. Ngunit gaya nga ng inaasahan, hindi naman pang teleserya ang buhay. Nasa realidad sila, kaya talagang nagdanas siya ng hirap. Umabot pa siya sa punto na natulog siya sa kalye dahil wala naman siyang gaanong kalaking pera para umupo ng bahay. Sa paninirahan niya sa kalye ay madalas niyang masaksiyan ang iba't ibang krimen, lalo na tuwing gabi, kaya naman imbis na panghinaan ng loob ay lalo pa siyang nagkaroon ng pagnanais na makita ang dalaga. Labis na ang pag-aalala niya dito. Totoy, lumipat ka ng pwesto. Huwag ka dito manglimos. Maawa ka naman sa matandang tulad ko. Huwag mo na akong agawan, sabi na matanda. Kasabay nun ang pag-abot sa kanya ng 5 piso sa pag-akalang nalilimos din siya. Nagkakamali po kayo, tatang. Hindi po ako nalilimos. Halos buong araw na kasi siyang nagpalakad-lakad, kaya naisipan niyang maupo na lang muna sa bangketa para magpahinga. Sinuli niya ang pera ngunit hindi na yun tinanggap ng matanda. Sige na, sa iyo na iyan, Totoy. Alis na. Wala sa loob na muli siyang naglakad hanggang sa matapat siya sa isang kotse kung saan napagmasdan niyang sarili. Kaya naman pala siya na pagkamalang pulubi ay dahil sa marungis niyang itsura. Natawan lang siya na mapait habang napapailing. Kaunti na lang ang pera niya. Gusto niya nang sumuko, ngunit kapag naiisip niyang dalaga ay muling lumalakas ang kanyang loob. Napagpasyahan niyang maghanap ng trabaho, kaya kahit dishwasher lang sa isang restaurant ay pinasok niya na. Bilisan niyo ang kilos niyo. Bawal ang babagal-bagal dito. Sa oras na makabasag kayo, ibabawas namin yan sa sweldo niyo, hiyaw ng manager sa kanila. Kung makaasta talaga yung lalaki na iyan, daig pang may-ari, napakayabang. Narinig niyang reklamo ng isang babae. Sinabi mo pa, piling may-ari, segunda naman ang isa pa. Sa tuwing matatapos ang trabaho niya ay wala siyang inaaksayang oras. Nagpakalat na rin siya ng mga larawan na babae. At nagtanong-tanong na rin, ngunit bigo pa rin siya.
alam niyang napaka-imposible ng ginagawa niyang iyon, ngunit hindi pa rin siya pinanghinaan ng loob. Bago siya lumuwas ng Maynila ay nangako siya sa sarili na hindi siya uuwi nang hindi ito kasama. Kahit abutin pa siya ng ilang taon sa paghahanap ay kakayanin niya. Ilang taon ka na, Totoy? Taga saan ka ba at sinasayang mong oras mo dito? Bilang tagahugas lang ng plato. Oo nga, gwapo ka at mukhang bata pa. Bakit ka ba napadpa dito? Tanong sa kanya ng mga kasamahan nang minsan kumakain sila ng hapunan sa restaurant. Taga probinsya po ako. May hinahanap lang po kasi ako dito sa Maynila kaya nandito ako. Ganun ba, nako? Pag nakita ka ni Sir, malamang gawin ka ng waiter o kaya security guard. Gwapo kasi at matangkad. Napangiti lang siya sa sinabing iyon na babae. Ano bang hinahanap mo dito sa Maynila? Pag-ibig? Ka-forever mo? Sabi ng isa pang lalaki, ano ka ba naman, Ador? Itulan mo pa iyong bata sa'yo. Magtigil ka nga. Siya nga pala, ilang taon ka na ba? Sasagot na sana siya nang may marinig silang sigawan sa labas na tila nagkakagulo. Dali-dali silang lumabas ng kusina. Gulat na gulat sila na makita ang tatlong armadong lalaki habang hawak ang isang matanda na ginawang hostage saka nagdeklara ng holdup. Naku si sir, pakasakta nila. Narinig pa niyang sambit ng isang babaeng kasamahan. Kung gayon ay ang may-ari pala ng restaurant ang hawak ng mga armadong lalaki. Pakiusap, kunin niyo na ang lahat ng gusto niyo. Huwag niyo lang silang saasaktan. Pakiusap pa ng matanda. Tumigil ka, huwag mo kami utusan. Sabi ng isa sa mga armadong lalaki. Ang ganitong utusan ang mga kasamahan na kunin ang lahat ng pera. Boss, pwede bang isama na rin natin ang magandang babae na ito? Sabi ng isa pang armadong lalaki habang pinipilit yakapin ang isang dalaga na noon ay umiiyak na. Maging ang ibang kababaihan ay nag-iiyakan na rin dahil sa takot. Pakiusap, huwag niyo siyang sasaktan. Ibibigay namin ang lahat ng gusto niyo. Muli pakiusap ng matanda na siyang may-ari ng restaurant. Manahimik ka sabi eh. Agad nitong sinuntok ang matanda na napaluhod pa dahil sa sakit na naramdaman. Nakuyom ni Daniel ang kamao dahil sa galit na naramdaman. Kailangan niya ng kumilos dahil mukhang hindi sila iiwan ng mga ito na buhay. Mula sa pagkakadapa ay daan-daan siyang gumagapang palapit sa lalaking pinakabos ng grupo. Hoy Daniel, dito ka lang! Pabulong na hiyaw ni Mang Ador habang nakadapa sa ilalim ng lamesa. Ngunit hindi siya nagpapigil. Kailangan niya ng kumilos dahil hindi siya pwedeng mamatay sa ganong paraan. Hahanapin pa niya si Ella. Kinuha niya isang bote sa lamesa. Saka mabilis na tumayo saka buong lakas na hinataw sa ulo ang lalaki na naging dahilan ng pagkabagsak nito sa sahig. Mabilis niyang naagaw ang baril at tinutok sa lalaki. Subukan niyong kumilos, babarilin ko itong boss niyo. Matapang niyang sambit. Hindi naman nakakilos ang lalaki na noon ay halos maduling sa hilo dahil sa ginawa ni Daniel. Duguan na rin ang ulo nito na siyang tinamaan ng bote na hinampas ng binata. Nagulat naman ang marami sa mabilis niyang pagkilos. Ibaba niyo mga baril niyo! Utos ng boss nila. Mabilis namang sininyasa ni Daniel ang iba pang lalaking kasamahan na kunin ang baril sa dalawang lalaki na mabilis namang tinugunan ng mga ito. Nang tuluyan na nilang makorner ang mga holdupper ay saka sila tumawag ng pulis para mandakip ang mga ito. Hindi naman makapaniwala ang karamihan sa pinakitang tapang ni Daniel, lalo na ang matandang may-ari ng restaurant na si Predo. Maraming salamat iyo dahil sa ginawa mo. Naligtas mo mga kasamahan mo. Masayang wika na matanda. Wala po iyon. Ginawa ko lang po ang nararapat bilang tauhan nyo. Nahiya niyang tugon. Anong pangalan mo? At ilang taon ka na? Matagal ka na ba dito sa restaurant? Anong posisyon mo dito? Ako po si Daniel. 25 years old na po ako. Isa po siya sa dishwasher natin dito sir. Mga ilang linggo pa lang siya dito. Sabi ng manager. Talaga? Sayang naman ang abilidad mo. Kung tagahugas ka lang ng plato, magaling kang makipaglaban at matapang. Gawin na lang kaya kitang manager. Napakamot naman ang ulo ang manager sa sinabi ng matanda. Biro lang Mr. Cruz. Natatawang wika nito sa manager saka muling binalingan si Daniel. Sa ngayon gagawin muna kitang security guard dito. Ayos lang po sa'yo iyan, Daniel? Opo, ayos na ayos po sa akin. Maraming salamat po. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo.
Kung tutuusin, kulang na kulang itong ginawa ko dahil niligtas mo ang mabuhay namin. Napangiti na lang siya sa sinabing iyon na matanda. Mula nga noon ay naging guard na siya sa restaurant. Mas malaki ang sweldo ang nakukuha niya, kaya nag-ipon siya ng pera. Balak niya kasing umupa ng tao para mahanap si Ella. Balak niya ring tapusin ang kolehiyo nang sa ganun ay makakuha na siya ng mas magandang trabaho para may pagmalaki kay Ella. Nalaman niya na rin ang tunay na katauhan ni Sir Predo. Napakabuti nito at maraming na rin natulungan ayon pa sa mga kasamaan. Ano bang natapos mo, Daniel? Taga saan ka? Paano ka napunta dito sa Manila? Tanong ng matanda na minsan muli itong napadalaw sa branch nila. Ang totoo po, high school graduate lang ako pero binabala ko pong mag-aral ulit. May hinahanap po kasi ako kaya napadpad ako dito sa Manila. Sagot niya. Kung ganon, may alam akong school na pwede mong pasukan. Bukas na bukas din, mag-enroll ka na. Ako nang bahala sa lahat ng gastos. Namilog ang mata niya sa sinabing iyon na matanda. Po, naku, wag na po. Nakakahiya naman po. Okay lang po ako. Mabilis niyang wika. Ano bang nakakahiya ang sinasabi mo? Sige na iyo. I insist. Tumutulong talaga ako sa mga tao may pangarap sa buhay. Lalong-lalo na sa iyo. Dahil niligtas mo ang buhay ko. Napangiti siya. Mukhang habang buhay na talagang tatanawin na utang na loob ng matanda ang ginawa niyang iyon. Gusto niya sanang samantalin iyon at ihingin na rin ng tulong ang tungkol kay Ella. Ngunit nakahiyaan niya na. Balita ko kaya ka pumunta dito sa Manila. May hinahanap ka. Sino ba ang hinahanap mo? Baka matulungan kita. Okay lang sir. Ang dami niyo na pong naitulong. Masyado nang nakakahiya. Naku, ikaw talagang bata ka. Puro kahiya. Basta bukas ha. Gusto ko magpa-enroll ka na kaagad. Nahihiyang napangiti na lang siya sa sinabi ng matanda. Business management ang kinuha niyang course. Sa umaga siya nag-aaral. At sa gabi naman, ay laman siya ng restaurant. Wala siyang inaksayang pagkakataon. Pinagbubuti niya ang pag-aaral. Para sa kanila ni Ella. At para kay Sir Fred na tumulong sa kanya. Kunting panahon na lang, Ella. May pagmamalaki na ako sa'yo. Hindi mo na kailangan ng mayamang lalaki. Dahil balang araw, ay maibibigay ko na rin ang buhay na gusto mo. Anya sa sarili. Paminsan-minsan naman, ay sinasama siya ni Sir Fred sa mga personal nitong lakad. Lalo na, pag nagdi-deposit ito ng pera sa bangko. Malaki ang tiwala nito sa kanya. Ayon pa sa matanda, sa unang pagkakataon ng araw na yon, ay isinama siya ni Sir Fred sa mismong bahay nito. Namangha siya sa malapalasyong bahay na tinitira ng matanda. Talagang napakayaman ito. Nasaan ang mamo? Sabihin mo may bisita tayo. Anito, sa sumalubong na katulong. Nasa kusina po. Tinutulungan niya po kaming magluto para sa lunch. Ah, ganun ba? O sige, tawagin mo na. Maiwan mo na kita dito, Daniel. Feel at home. Anito sa katumalikod na. Hindi niya pa rin mapigilan ang sarili na mamangha habang inililibot ang tingin sa kabuuan ng bahay na noon ay sa TV niya lang nakikita. Sa bagay ay napakabuting tao na matanda. Marami na itong natulungan. Kaya hindi nakapagtatakang bumalik dito ang magagandang ginawa nito sa kapwa. Siya ba ang bisita natin? Sige na, bumalik ka na sa kusina. Ako nang bahala sa kanya. Natigilan si Daniel nang marinig ang boses na iyon. Hindi siya maaring magkamali. Ang babaeng mula pagkabata ay minahal niya na. Ang nagmamay-ari ng pamilyar na boses na iyon, si Ella. Mabilis siyang napalingon kaya nagkagulatan pa sila. Ella? Gulat niyang sambit. Daniel, anong ginagawa mo dito? Nalalaki ng mga mata na tanong ng dalaga. Hindi kagad nakakilos si Daniel. Gulat siyang napatitig sa dalaga. Pakiramdam niya ay nanaginip lang siya ngunit alam niyang gising siya. Ibang-iba ng itsura ng dalaga. Nakapostura ito at halatang mamahalin ang masuot nitong alahas. Mula sa pagiging simple ay naging elegante ng dalaga. Napakatagal kitang hinanap. Paano ka napunta dito? Sa bahay ni Sir Fred. Anong ginagawa mo dito? Hindi makapaniwalang tanong ni Daniel. Napatitig muna nang matanggal sa kanya ang dalaga bago muling sumagot. Ano ka ba? Bakit mo ba ako hinanap? Sinabi ko naman na may pangarap ako. Diba? Ano pa bang ginagawa mo dito? Hindi na naitago ni Ella ang inis sa boses. Ibig bang sabihin nagtatrabaho ka rin para kay Sir Fred? Pareho pala tayo. Masayang wika ni Daniel.
Ang totoo niyan, nagtatrabaho ako sa restaurant niya at pinag-aaral niya rin ako. Ella, nag-aaral na ako. Pag nakatapos ako, makakahanap na ako ng magandang trabaho at maibibigay ko na ang buhay na gusto mo. Tumigil ka na. Hanggang ngayon ba, iyon pa rin ang iniisip mo? Sinabi ko naman, 'di ba? Kaibigan lang tingin ko sa'yo. Napangiti siya kahit nadudurog na naman ang puso niya sa sakit dahil sa sinabi ko iyon ni Ella. Sinabi ko rin, 'di ba, na maghihintay ako. Ano ka ba, Daniel? Wala ka nang hintayin pa sa akin. Tumigil ka na. Tigilan mo na ako. Nagulat si Daniel sa nakikitang galit ng dalaga na noon ay tila naiyak na. Ella, bakit ba galit na galit ka? Ma'am, okay na po ba iyong ulam? Wala na po kayong idadagdag? Sabi na katulong nang lumapit sa kanila. Oo, okay na yon. Ani ni Ella sa katulong. Hindi ko maintindihan. Bakit ma'am ang tawag nung katulong sa'yo? Ikaw ba ang head ng mga katulong dito? Ano bang tawag doon? Oo, mayordoma. Hindi maintindihan ni Daniel ngunit binindul siya ng kaba nang hindi nakaimik ang babae habang malungkot lang na nakatitig sa kanya. Hiling ni Daniel na sana ay mali siya nang iniisip. Mabilis ang tibok ng puso niya na halos sabol niya na ang paghinga. Mali ka, hindi ako katulong dito. O ano paman, asawa ko si Fred Daniel. Pakiramdam niya ay humiwalay ang kaluluwa niya sa sariling katawan dahil sa narinig. Pinanlamigan siya at nawala ng lakas. Anong sabi mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Ani habang pigil ang paghinga. Kagad na tumulo ang luha ni Ella kaya hindi niya na rin napigilan ang luha dahil nasisiguro niyang hindi ito nagbibiro. Nalulumo siyang napopo na lang sa supa at nalamok sa mukha. Pakiramdam niya ay nauwi lang sa wala ang lahat ng ginawa niya. Para saan pa't nang sisikap siya para sa kanila ni Ella kung mawawala na pala ito sa kanya? Kaya sige na, umuwi ka na sa atin. Wala ka na mapapala sa akin, Daniel. Kalimutan mo na ako. Muli siyang napatingin kay Ella na may malamlam na mga mata. Bakit kailangan mong gawin to? Dahil ba sa pera, ha? Ganun ka na ba talaga kadesperado? Kaya kahit sa matanda pumapatol ka? Bakit kay Sir Fred pa? Punong-puno ng hinanakit niyang tanong sa dalaga. Nakita niyang lumarawan ang galit sa mukha ni Ella. Tanda na nasaktan talaga ito sa sinabi niya. Kaya naman natigilan siya at tila natauhan. Ano naman ang karapatan niya na hadlangan ito sa mga pangarap at gusto nitong gawin sa buhay? Ilang sandali pa ay tila wala sa sarili si Daniel na tumayo at lumabas na ng mansyon. Wala siyang lakas ng loob na ipaglaban pang dalaga dahil nakatali na ito sa ibang lalaki. Nang mga panahon iyon ay tila nawala na ng gana sa buhay si Daniel. Hindi na siya pumapasok sa restaurant, maging sa paaralan, at nanatili lang nakakulong sa kanyang inuupahang maliit na kwarto. Hindi niya rin napigilan ang sarili na makaramdam ng galit sa matanda dahil sa pag-agaw nito sa babaeng mahal niya. Sumagi na rin sa isip niya na sana ay hindi niya na lang iniligtas ang buhay nito. Hindi pa rin kasi siya makapaniwala na ang nirerespeto niyang tao ay makakagawa ng ganung bagay na ginagamit ang yaman para makapangsamantala ng inosenteng tao. Kung tutusin ay parang anak na ng matanda sa Ella dahil sa layo ng akwat ng edad, ngunit nagawa pa rin itong patulan ng dalaga. At dahil sa nangyari ay napag-isip-isip na rin ni Daniel na bumalik na lang sa probinsya, ngunit isang bisita ang hindi niya inaasang biglang dumating sa inupahang kwarto. Si Sir Fred, nalaman kong hindi ka na pumapasok sa restaurant, maging sa paaralan mo. Anong problema? May sakit ka ba, Daniel? Hindi napigil ni Daniel ang sarili na mapatitig ng masama sa matanda. Ngunit nangibabaw pa rin ang mataas na respeto niya dito kaya hindi niya ito pakikitaan ng kabastusan. Hindi na po sana kayo pumunta dito, Sir Fred. Aniya saka umiwas ng tingin habang kuyumang kamao. Pwede ka naman magkwento sa akin kung may problema ka iyo. Pwede mo akong ituring na ama. Anito pa, muli ay napatitig siya sa matanda. Nalilito pa rin siya sa isiping napakabuti nito ngunit bakit nakagawa ito ng bagay na para sa kanya ay isang immoral na bagay. Huwag niyo na po akong alalahanin, Sir. Ang totoo po niyan, bahala ko na pong umuwi sa amin. Maraming salamat po sa lahat na initulong niyo sa akin. Napabuntong hininga ang matanda saka napailing-iling. Dahil ba ito kay Ella? Nagulat si Daniel sa sinabing iyon ng matanda. Hindi kaagad siya nakasagot. Alam ko na ang lahat, Daniel. Nalaman ko mula sa mga kasamaan mo na ang babaeng hinahanap mo ay si Ella. Muli ay napabuntong hininga ang matanda. Naalala niya na binigyan niya rin pala ang mga kasama ng picture ni Ella para makatulong sa kanya sa paghahanap.
Malamang ay nakita iyon ng matanda. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Muling usisa ng matanda. Bakit pa? Asawa niyo na siya ngayon. Hindi lang talaga ako mapaniwala na ang taong nirerespeto ko ay makakagawa ng ganung bagay. Bakit, sir? Bakit niyo nagawang pumatol sa halos anak niyo na? May himig na hinakit na tanong ni Daniel sa matanda na noon ay nakatingin ng tuwid sa kanya. Wala siyang nakikitang guiltness sa mga mata nito, kaya talagang nagagalit siya. Halika, sumama ka sa akin sa bahay. May gusto kong sabihin sa inyong dalawa. Naguguluhan man ay napilitan na rin sumama si Daniel sa matanda. Naabutan pa nila sa sala si Ella na tila inaasahan ang pagdating niya. Bakas pa rin sa mukha nito ang lungkot. Ano bang gusto niyong sabihin sa amin, sir? Kung magagalit po kayo sa akin na lang, huwag na kay Ella. Mas pinili niya po kayo at handa po akong tanggapin yon. Kahit napakasakit sa akin, ani Daniel. Ang totoo, handa naman akong palayain si Ella para maging masaya na kayo. Nakangiting wika na matanda. Kapwa sila gulat na napatingin ni Ella dito. Pero huwag kang mag-alala, Iya. Ibibigay ko ang nararapat para sa iyo. Bilang naging asawa naman kita sa maikling panahon. Ang totoo niyan, mga anak ko lang naman ang may gusto mag-asawa ko ng bata. Para daw masiguro nilang may mag-aalaga sa akin habang wala sila. Natatawang wika pa ng matanda. Hindi pa rin sila makaimik dahil sa gulat habang nakikinig lang sa matanda. Pero sa papel lang naman iyon, para sa akin parang anak ko na si Ella. Isa lang ang gusto ko na gawin niyo mga anak, ipagpatuloy niyo ang pag-aaral para magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Tila panaginip lang ang lahat ng iyon para kay Daniel matapos nilang makausap sa Sir Fred. Nung una ay natakot pa siya dahil baka hindi pumayag si Ella, ngunit wala siyang nakitang pagtutol dito. Ang ibig bang sabihin niyan, pipirma ka sa annulment paper niyo ni Sir Fred? Tanong ni Daniel sa dalaga nang mapagsolo sila. Bakit, ayaw mo ba? Akala ko ba mahal mo ako? Nangiting tugon ng dalaga. Ay, hindi ka galit sa akin? Sinira ko ang magandang buhay sa ana na naghintay sa'yo. Paniniyak pa niya. Hindi, okay na ako, Daniel. Napag-isip-isip ko na mas mahalaga pala na kasama mo ang taong mahal mo kaysa sa anumang yaman. Lumuwag ang ngiti niya sa sinabing iyon ni Ella. Ibig bang sabihin niyan, mahal mo ako, Ella? Hindi bilang kaibigan lang? Oo na, mahal kita, best friend. Sa labis na tuwa ay naiyakap niyang dalaga. Hindi siya makapaniwalang nagbunga din sa wakas ang pagtsatsaga niya. Paano nga ba kayo nagkakilala, Sir Fred? Tanong ni Daniel. Personal maid niya ako dati. Nung magustuhan ng mga anak niya ang serbisyo ko, inalok nila ako na pakasalan si Sir. Napakabuting tao na Sir. Hindi niya ako sinamantala. Ramdam kong anak ang turing niya sa akin at pinag-aral pa niya ako. Sa pagkakataong iyon ay lalo niyang nirespeto ang matanda. Tama nga ang naging pasya niya na iligtas ang buhay nito para mas marami pa ito matulungan. Sa ngayon ay ipinagpatuloy nga ng dalawa ang kanilang pag-aaral hanggang sasabay silang makapagtapos at magkaroon ng magandang trabaho. At hanggang dito na lang nagtatapos ang ating kwento.